Good morning, mga kabakyard. Ito na po ang ating iniiwasan, ang Bagyo Days po. So, signal number 2. Sabi sa pag-asa, signal number 2 sa Laguna. So, sana heavy rainfall na lang po ang ano, ang dulot niya. Huwag na lang po sanang humangin pa. Kasi nga po, ayan, kagaya po nitong kinatatayuan ko, itong tall dam to, sisirain na naman po ng bagyo to, mga kabakyard. So, yun, nakakaawa yung mga manok natin na nando doon. Saka yung mga, ayan, yung mga nasa tipis. Oh, hindi na baba yung isa doon. Nagpapaulan talaga. So, yun yung ano, yun yung kawawa sa kanila. Ayan. Makapansin nyo, yung area ko, rolling naman, inabaha, pero talagang ano, disaster pag malakas ang ulan, mga kabakyard. So, ang i-content natin ngayon is, hindi tayo makakapunta sa, ano, sa area na yun. Kwentuhan na lang po muna tayo, mga kabakyard. Tara! Like a Hellcat! So yun, mga kabakyard, kape muna tayo. Ito yung masarap na kandaan din ng gantong panahon. So kita nyo, mga kabakyard, yung ano natin, yung manuka natin, binabagyo na naman. Keep safe everyone, mga kabakyard. Yung po sa mga nakakaranas din po ng pag-ulan, sa mga kapwa ko vloggers na inuulan din yung mga ganitong content. So, ingat tayo, mga kabakyard, sa mga lugar po natin. Ingay ng aso. Nag-iingay na naman si Nina. Kasi, bihira lang ako mag-vlog dito sa tabi niya. So, ano ba yung ano? Ano ba yung pwede natin pag-usapan ngayon? Hindi ko alam kung nakakaintindihan tayo o nakasimulan. Pero ano, pipilitin natin magkaintindihan tayo. Ngayon lang po ako magbablog ng ano, ng gantong panahon. So, ano bang magandang topic? So, siguro, ano na lang, para lang po muna din sa mga ano, sa mga new beginners, yung bago pa lang po mag-aalaga ng ano, ng isang ano, fighting cock, ng mga ano, ng mga sasabungin, ng mga ano, ng mga kagaya ng mga inaalagaan po natin dito sa ating manukan. So, siguro magpapayo na lang po kung ano po yung bloodlines na mabilis kong i-acquire, hindi naman po ganun kamahal. Tapos maganda rin naman po yung mga nagiging history ng mga ano, ng mga nagiging lahi nila. So share ko lang po kung ano po yung base bloodlines ko dito. So gaya nga ng ano, gaya nga ng sabi ng mga ano, say ng mga ano, mga foreign breeders. So hindi mo kailangan mag-umpisa na, hindi mo kailangan maging perfecto sa umpisa, pero kailangan mong umpisahan ng halos perfecto. Logic ba? So ano ba yung ibig sabihin nung ano, nung words na yun? Bali, para sa akin, siyempre mag-uumpisa ka na lang din. Bakit sa mali pa? Bakit sa simple pa? Kung pwede naman mag-umpisa ng the best na kagad. Kasi nga po, ano ba yung the best na sinasabi ko? Tama yung bloodlines, tama yung ano, yung manok na i-acquired mo. Tapos yung magpipit lang din po din sa area na alagaan mo. Kasi nga po, same lang naman po ng patoka, hindi naman po nag-iiba yung patoka nung aalagaan mong maganda sa aalagaan mong hindi maganda. Yun lang yung logic po. Kaya siguro yung ano yun, yung parang
Kung basta flip top eh ano ba 'yun? Yung bars parang ganoon kung sa flip top yung sinabi ko kanina. Kaya dapat ano umpisa pa lang perpekto na agad yung gagawin mo. So paano ko ba nasasabi to? So kasi ako nung nag-umpisa ako halos hindi ko rin alam kung ano yung bloodlines na gagamitin ko, kung ano yung bloodlines na nauumpisan ko. Kasi nga kagaya nyo, hindi naman po ako makakapag-acquire ng magandang linyada kagad. Kasi nga po, backyard lang tayo, wala naman po tayong kakayahang bumili ng mga magagandang linyada. So, ang nangyari lang true friend lang talaga, true titos, yun, kaya ako nakakapag-acquire nung inumpisa akong bloodlines. So, yung bloodlines kasi na inumpisaan ko, napakabilis kong kuhanin. So, sweaters lang po siya. Sweaters, tapos, halos lahat ng naging nahawakan kong manok before, sweaters po talaga. So, ang naging base bloodlines ko po, excuse me, ano po, gold po. So, ngayon, ano nga yun? Ang ingay na. Ito paglaro yung aso. Ingayin yata sa akin. Umuulan na raw kasi, gandal pa ako ng gandal dito. So, yun na nga mga kabakit. Ang inumpisa natin is yung ano, sweater gold. Kasi bakit yung gold ang inumpisa nito? Kasi yung gold nito, mabilis kang i-cross kahit sa linya. So, pwede siyang i-cross ng rounded. Pwede siyang i-cross sa sweaters nga. At sa mga hatches. So, ang hatches na naging bloodlines ko dito is yung, ano po, kalimitan po, Gilmore hatch. So, yun. So, pero talagang yung bloodlines ko na gold, nag-mimic po talaga sa sweaters. Kasi nga, ang gusto ko sa ano, yung characteristic ng gold. Hindi yung ate. Ang gusto ko kasi sa ano, sa characteristic ng gold ko, hindi siya multiple shackler. So, ano ba yung ano, yung maraming mamaa. Ayoko nung maraming mamaa, hindi naman tumatama sa laban. So, ang gusto ko lang is ano, basta umangat, single stroke. Angat lang, single stroke lang. Basta ang gusto ko tumatawid talaga. Para kita ko talaga yung ano, yung cutting ability niya. Kaya ako nung sa harap lang sila ano yung fighting style nila, yung harapan lang. Yung parang larong ano lang, larong mga mistiso lang. So, kaya ako naman nung ganun. Syempre, ini-improve ko naman. Although may ganun din po siyang fighting style, pero may improvement naman po. Yung angat po talaga niya kasi, hahabulin ka talaga niya kung saan ka nakapresto. Tapos tatawid-tawidan ka lang niya. Hindi mo makikita. May isa nga akong ano, isa akong laban. Hindi ko lang talaga alam kung paano ano, kung paano nangyari sa kalaban. Pero ano, pinag-aralan kong mabuti. Yun, nakita ko talaga. Yung single stroke talaga niya, deadly. So, kahit ano, nasa alanganin yung sitwasyon siya, hindi ko lang pwedeng ipakita dito sa atin yung, sa vlog, yung ano eh, yung sinasabi kong ano, sinasabi kong laban yun. Talagang, hindi kanya ipapahiya basta tumama yung isang tao. So, ano, mga kabakayar, bali, ang hands na ginagamit ko rito is mas marami talaga yung mga limited gold ko na ginagamit. Yung mga sweater bloodlines ko, I can rush ko sa mga gold ko. So, yan yung isang pinaka, ano ko, pinaka importanteng bloodlines ko sa akin. Yung iba naman, syempre, kailangan marami. Yung iba, iba-iba rin yung iba-ibang bloodlines yung gusto nilang hawakan. Ang payo ko na lang siguro sa mga beginners, mag-stick lang po muna kayo sa mga dalawang bloodlines para i-check nyo po muna,
i-check nyo po muna kung mag-minic po talaga yung ano, yung process nyo doon. So, mabilis naman po kung ano yung brand lines na pwedeng i-cross sa sweaters, pwedeng i-cross sa roundnet, sa Elso. Mabilis na pong ano, mahanap sa ano, sa mga YouTube, yung mga breeders po na mga kilala. So, yun. Pero, syempre, as backyard, kailangan mong gumawa rin ng ano, ng sarili mong linyada para ba ano, para ba medyo makilala ka, para medyo gumanda-ganda naman yung ano, yung image mo ng pagmamanok kahit backyard. Kasi nga may pagkakakilanlan kanina. So yun mga kabackyard, bali na-discuss ko na yung ano, yung bloodlines ko dito, yung base bloodlines ko dito. Doon po sa mga newly beginners, hindi ko pa sinasabing ito po yung gamitin yung linyada. Bali, binibigyan ko lang po kayo ng ano, ng idea kung alin po yung napakabilis pong linyada na uumpisahan at iko-cross po sa iba't ibang bloodlines na magiging maganda naman po yung process. So bali, kasi nga po, kaya ako po nasasabi yung ano, yung ganitong bagay kasi early 2005 nagbi-breed na po tayo. Siya, ayan, nalaman yung edad na. Eh, yun, ang backyard, mga 2005 pa po tayo na pag-breed. So hindi naman po siya yung inumpisahan ko, kaya ako nga po sineshare sa inyo para mag-uumpisa pa lang po kayo, alam niyo na po agad yung uumpisan yung brand. Hindi naman po ganun kamahalan. Kung kukuha ka po kayo sa mga kilalang breeders, yun talaga mag-i-invest po talaga kayo ng budget para po maka-acquire kayo. Pero napakarami pong backyard breeders na magagaling po yung ano, mga linyadang kagaya ng sa akin. So bahala na lang po kayo maghanap. Tapos kung related naman po kayo, kung mga magkakaibigan naman po kayo, napakabilis nyo po makapag-acquire nun. Pero kailangan talaga mag-i-invest ka dun sa materials na gagamitin mo. Huwag yung hingi lang ng hingi. Kasi napakamahal ng ano, ng pagkain ng mga manok natin. Kaya kailangan matuto tayo mag-invest. Huwag lang po tayong hingi lang po sa kakilala. So yan mga kabakayard, medyo humihina-hina yung ulan. Pero kanina, ang lakas na yan. Pero hindi ko alam kung anong oras ang makapagpatuka. Kasi nga po, yan, basa naman yung mga ano, basa naman yung mga sahig, yung mga lupa, basa pati yung patukan. Tsaka pag malakas ang ulan, nahihirapan din po tumuka yung mga alaga po natin. Kaya medyo magpapahina-hina po ako maya-maya. Mamaya-maya po ako magpapatuka. So hanggang dito na lang mga kabakayard. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood ng video natin. Magsasubscribe pa rin kahit pa paano. So magto 2,000 subscriber na po tayo. Medyo matagal po yung pagdami ng subscriber, pero at least araw-araw po may nagsusubscribe po sa atin. Namomonitor naman po natin. Pero kaya maraming salamat po pa rin sa lahat ng nagtitiwala po, sa lahat ng nanonood ng video natin. So dun sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga kabakyard, libre lang, di ba? Sabi ko po, hit notification bell para updated po sa mga video na ina-upload natin. So pag nakapag-breed po tayo mga kabakyard, mamimigay na po tayo ng mga ano, linyada po natin na limited gold po. Pangako po yan mga kabakyard. Pag nakapagbuhay po tayo ng maraming golds, mamimigay po ako. So yun mga kabakyard, maraming salamat po ulit. Ingat po tayo. God bless and have a nice day po mga kabakyard. So tara! Kaya na, titignan na natin sila at magpapatukan tayo mamaya. Bye bye!